Hello, beautiful soul. So this is me, your Empress soul, once again. So this reading is for all of you Aquarius sign. This is for the month of May 2021. Ayun, naging busy po ako sa birthday ng anak ko, kaya hindi ako nakapag-upload. Maganda na din at nakatulog ako kanina, at least nakapag-rest ako, and ayun, may tumawag sa akin na hindi na daw ako nakakapag-upload, so mas maganda din na nakatulog ako at least. So let's start with your reading, Aquarius sign. So nakapag-read na ako ng dalawa today. So ang laging sinasabi ng intuition ko, ng mga spirit guides, na Aquarius sign. Bakit kaya Aquarius sign? You might be dealing with the anong tawag nito? Sagittarius sign also. Probably may mga maraming Aquarius sign na nag-aantay ng readings natin, no? So kaya siguro sinasabi ng ancestors or ng spirit guides natin na sa inyo na ang next reading. Okay. Aquarius sign, in the past, hindi ka pa rin totally heal, no? Pero probably, with the Ten of Swords in reveal, ito ay healing. Pero may energy na hindi pa natatapos, no? Hindi pa natatapos yung cycle ng life nyo with this person. Yes, nag-heal ka na. Pero you need to end, or kailangan mong mas gusto kong naka upright siya, kasi yung mga bagay na gusto mo nang matapos or gusto mo nang itigil is wala na eh, parang wala na yung pain. Although this is in reverse, which means healing, pero I can sense na parang may babalik or minsan eh. Okay. Ace of Cups. Ang daming luha sa past. Probably kasi palaging mong inaantay or marami kang ine-expect sa taong to. Pero, actually, medyo mahina or matagal tong taong to, or medyo slow mo, napaka-slow mo ng energy niya, no? Kinakat mo tong person na to, or ito hindi ko sinasabi na kinakat, no? I mean, parang guarded ka na in the past, no? Kasi sa sobrang pag-aantay mo is parang na yung ego mo is nawawala na din, or parang ano ba to, palagi na lang ako nag-aantay pero hindi naman dumadating, ang tagal naman, wala namang improvement, no? So marami kang luhang grabe, sobrang mahal mo talaga tong taon siguro tong to, kaya it turns out ang sobrang pagmamahal mo eh ikaw din yung napaluha, no? You have the energy of the King of Swords, which means very matatag ka ngayon, very strong. For some of you, kung lalaki yung nanonood ngayon, I can also see na may inaasam ka na promotion, or may inaasam ka, you might be working as a military also, or nasa government, no? Or you might be meeting a new person sa present, no? Kung feeling mo may gusto namang makipag or kung feeling mo ito na yung taong to in the present, no? The King of Cups in reverse, hindi pa siya, no? So mga nag-aantay for the month of May, be careful ka sa taong to, kasi may temptation na nakikita ko, probably because kaya naiisip mo na baka ito na yung taong nito, kasi physically maganda, sexy, or mataas yung sex appeal ng taong to, pero ito yung nagiging obstacle mo
yung physical attraction, no? Kaya minsan sinasabi mo sa sarili mo, baka ito na to, baka siya na. Kasi napaka-attractive ng taong to, or parang ayun, maaakit at maaakit ka din. The hermit card, probably sobrang macho ng taong to, or kung lalaki ka na nanonood, eh, sex, sobrang sexy ng taong to. Pero wala tayong gender specific ha. Could be male or female. Pero ang nakikita ko kasi dito is more on male. For some of you, gusto na magpakasal, no? Gusto na magkaroon ng happy ending, ng kasal. Pero the Hierophant in reverse. Usually ang Hierophant kasi ito ay counseling, ito ay wedding, no? For some of you, nag-propose tong taong to. Pero nag-iba siya, nag-change, no? Nag-change siya ng parang binawi niya yung pangako niya na ikaw yung na papakasalan kanya, pero hindi nag-work out. Nakikita niya na marami pa siyang options, nakikita niya na parang hindi pa siya ready, or may mga option pa siya na baka mag-work out sa isang taong to. With the Hermit card right here, nakikita ko na may matutuklasan ka sa taong to na medyo choosy pala, no? Medyo choosy pala when it comes to love, or ikaw yung choosy. Depende sa sitwasyon, ah. Okay, ikaw na lang yung mag-twist ng sitwasyon. The Hermit card, the Tower in reverse. Gusto mo pang makipagbalikan sa taong to? Probably itong taong to from the past. Kasi sobrang pagmamahal mo dito, eh. Nag-antay or nag-invest ka ng time. Pero, tinurn down ka. Ang message ng spirit guides mo is huwag kang masyadong magbigay ng magbigay. At kailangan mo ng panibagong buhay. Kailangan mong magbago. The Death card is something na tapos ka na sa cycle na or ito na yung lesson na kailangan mong i-change, no? Kailangan mong i-apply sa sarili mo. Natutunan mo na ba, no? Ito yung message ng spirit guides mo na natutunan mo na ba yung lessons mo, na natutunan mo na ba yung bagay na kailangan mong iwasan. Kasi babalik at babalik ka sa energy na sa start, ang ganda pa ng outcome, pero unti-unti mamamatay ka sa sakit ng ulo, mamamatay ka sa sakit ng puso mo, kasi ikaw lang yung nagbibigay ng atensyon, ikaw lang yung nagbibigay ng time sa taong to. So ang sinasabi dito, huwag kang bigay ng time, huwag mo siyang pansinin. Okay? Antayin mo na siya ang humabol sa'yo. Antayin mo na siya naman yung magbigay sa'yo. Huwag kang mag-antay na siguro iti-text ko na lang siya, or siguro i-unblock ko na lang siya. Hindi ito yung message sa'yo. Ang message sa'yo is kailangan mo na ang tapusin yung relationship mo sa taong to at mag-move forward. Kasi anong tawag nito? Parang the death is parang dead end, eh. Ito yung dead end na walang patutunguhan, no? With the Ace of Wands in reverse dito, no? Kahit na isipin mo na itong taong to is babalik sa'yo, or probably babalik nga siya, hindi pa rin mag-work on. Sorry kung magiging bitter ako, pero ang nakikita ko lang dito is parang ikaw lang yung masaya, or nagiging masaya ka sa outcome na babalik siya, pero hindi ko nakikita ang love niya. Hindi ko nakikita, actually. Kasi
may mga tinitignan pa siya ng ibang tao eh, or lalaki o babae. May gusto pa siyang iba. At hindi ikaw yun. At hindi yung marriage na yun. The Hangman. Kailangan mong mapag-isip. Mapag-isip-isip. Especially, siguro ito yung sinasabi ng mga pamilya mo na mag-isip-isip ka muna. Mag-take time ka muna sa sarili mo. Huwag kang agad-agad mag-decide na aalis ka or sasama ka sa taong to. Huwag kang mag-decide agad-agad. Pag-isipan mo mabuti. Judgment in reverse. So, to the point na parang sinasakal mo yung sarili mo. Gusto mo tong taong to from the past. Pero ang sinasabi sa'yo, ang nakikita ko is hindi ka naniniwala sa intuition mo. Hindi ka naniniwala sa anong sinasabi sa'yo. No? Gusto mong mag-heal. At the same time, natatakot ka. Queen of Swords, once in reverse, hindi ka nagpapakita ng totoong the world in reverse. Hindi pa natatapos yung cycle ng life niyo. Three of Swords. Okay? So, cards don't lie. Hindi ka nagpapakita ng totoong nararamdaman mo or yung person mo. Probably, sinasabi niya sa'yo, eh, mahal kita. Ganito, pero hindi niya pinapakita. Or ikaw, hindi mo sinasabi yung talagang nasa loob mo na galit ka sa kanya, pero binibigyan mo ng chance kasi probably, siguro, sinasabi mo na baka magbago to. Healthy choices. Making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier. What else? The butterfly. The relationship involving the new phase, healing the inner child and growth. The butterfly is almost the same with the death card, which means kailangan mong matuto, no? Sa pagiging cocoon, magiging maganda ka. Sa pagiging malungkot, magiging happy ka. Magiging maganda ka with the butterfly. May bagong opportunity sa'yo. And that's the King of Cups namang nadarating sa'yo. I can also see na may taong babalik din from the past na successful na siya ngayon. Hindi ko nasa-sense na itong taong to, ito yung binuhos-buhos mo ng time mo, no? Pero I can also see na dalawang tao, no? Dalawang tao from the past ang babalik mo. And that's the time na maghihirapan ka kung sino talaga. Kasi itong taong to ngayon is successful siya in life, pero hindi siya masaya. That's why bumabalik siya. So that's it for all of you. Thank you for watching. I hope na maging okay and I hope na gustuhan niyo tong video na to kahit na may mga negatives. Of course, sinasabi ko talaga yung mga negatives na kailangan yung marinig para mamulat tayo sa katotohanan. Of course, I hope na i-like, subscribe, or comment nyo po kung yung anong suggestions nyo. And please feel free to subscribe. And please click the notification bell. Thank you and God bless. Please share this video if you like this video. Bye!